Hello, magandang araw po sa ating lahat. So pasensya na kayo, medyo may umiyak na bata. So mayroon tayo ditong job. This is ano siya? Gigabyte. Mayroon din tayong nire-refer dito na nauna. So ito siya, show ko sa inyo. So yan siya, ang problem naman 'yan. Mali yung paglalagay ng thermal paste. Tapos na damage yung kanyang GPU chip. So yun yung naging issue niyang isa na yan. So na ang ano niyan, pinalitan na inayos natin yung thermal pad. Mali yung paglalagay ng thermal pad niya, kaya na damage yung GPU chip. So nagka-problema, nagsha-shutdown siya after minutes. Yan, kahit napalitan natin yung thermal pad, ganun pa rin siya. Kasi yung size nga na wala, na damage yung GPU chip niya. Then ang ginawa ko diyan, ni-reflow natin siya. Ni-reflow natin. Gamit yung ating machine pang reflow. So yan siya, running on stress test siya ngayon. Ayan. So ito yung next natin. Ayan. Ayan, so ito siya, may bago tayong repair dito. This is a Gigabyte 1650 Super. Ni DR6 na ito, guys. So hindi ko lang mabaliktad kasi may pangalan sa ano. So ito siya. May pangalan sa loob. So always, lagi sa ating vlog, may background na batang maingay. So ayan. So NVIDIA yan. Itong re-repair natin. Magandang i-repair yan, NVIDIA. So I like NVIDIA. Power sequence niya. I like that. So, sana may vlog naman tayo AMD na maganda yung power sequence. So, ang problem nito, hindi ko lang alam ang problem. Pero guys, sa tingin ko madumi siya. Ayan. Super dumi. Ayan o. Walang linis-linis. Ayan. Over sa dumi. PCIe. Ayan o. So, walang linis-linis. Tingnan natin to. So, check natin yung external. So, hindi naman siya shorted. So, open yung fuse. Parang open siya. Ayaw gumana. Open niya siya. So, open yung fuse. Yan, so shorted siya. So, open. So, shorted po siya. Yung 12 volts. PCIe 12 volts. Yan. So, shorted. No power. Open natin siya. This is no power. Gutom na ako, hapdi ng tiyan. So, hindi naman namamatay yung ayan nating ni-reflow doon. Ang chip. So, at buhay pa siya. Ayan. Still buhay pa rin. So, kasi namamatay yan, guys. Umangat, siguro nag-crack yung mga balls ng GPU chip. Dahil sa maling paglalagay ng thermal pad, umangat. Nag-overheat siguro siya. Nagamit nung una. Tapos, ngayon, yun, namamatay na daw. After seconds. Hindi pa nadating sa Windows, patay na. So, yung kasi yung mga ano eh. Kasi nilinis na siya eh. Yung GPU na yan. Nilinis na. So, yan yung mga ano. Failure. Na ginawa dyan sa ano na yan. So, yan. Super dumi. Itong ating i-re-repair.
Super dumi. Ayan. So, lapit natin. Baba natin yung camera. Ayan. So, super, super dumi. As you can see. Ayan. Super dumi. Kulang pa ng tornilyo dito. Walang tornilyo. Dito. Yung kabila lang meron. Ayan. So, may nag-chat sa atin. Chat sa ating customer. Ayan. Super dumi nito. Tsaka yung ano niya. GPU chip niya. So, simula nang binili, hindi pa siya napapalitan ng thermal paste. Ayan. So, wala siyang tornilyo dito. Crack na pati siya. Siguro nabuksan na to. Ayan. So, papalit din siya ng thermal pad kasi luma na. Expired na yan. Kaya nasisira siya. So, ayan. So, pardami siya. Over. Walang linis-linis. So, ang thermal pad na ginamit dito ay, size niya ay 2mm. So, sobrang taba na nito guys para sa 2mm. Ayan. Medyo mahal yung mag... Oh! Ah, natanggal na yung tornilya yung nandito. So, naito siya, oh. Kasi crack na nga yung plastic. Ah, ibig sabihin, siya yung naging possible shorted. Kaya siya nag-short. Eh, nag-crack po siya, oh. Ah, so nag-crack siya. Siya, kaya siya nag-shorted. Sa overheated. Kasi plastic po ito, eh. Yeah, nalaglag siya. Tapos nag-shorted yung tano niya. So, possible yon. Kasi hindi, wala naman ako tinanggal dito, eh. So, yun ang naging cause niya. Nalaglag ang tornilyo. Overheated. Wala kasing linis-linis. Ayan. So, dapat kasi nililinis. So, ayan talaga. May gagawin tayo ngayon. Kasi, oh, itong isa. Oh, may tornilyo din. Wala namang sinasalpakan ng tornilyo. Ah, ito siya. Oh, crack siya. Kagaya nito, crack na. Wala nang salpakan ng tornilyo. Ayan. Crack na pala din itong isa. Ayan. Bali dito. Tapos ito siya. Ayan o. Nag-crack na siya. Nasunog na siya. Ito, sunog na siya o. Itong isang tornilyo. Ayan. Na-overcook. Itong isa. Bupa naman. Kaya lang may drone dito sa ano. Na-overcook siya. Plastic kasi siya eh. Yung mga huling ano, labas, mga ano na siya, metal plate na. Kaya mas maganda yung metal plate. Kasi at least nate-transfer ng heat. Parang pinaka-heat sink na rin siya. Kasi yung metal plate sa purpose nung sa likod, parang PCB to metal, so ano, metal plate. Yan. Huwag nyo na pong lalagyan ng thermal pad papuntang plate. Kasi masisira po yung memory pag nilagyan nyo ng thermal pad. Kasi mas malakas po yung heated ng memory. Eh, yun naman pong metal plate ay hindi naman siya para dun. Heatsink po ang para sa ano ang kailangan nyo ilagay. Hindi po metal plate. Ayan. Yun po ang mas maganda. Yung iba kasi nilalagyan eh. Kaya mapansin nyo na sisira agad yung mga memory nila. Kung lalagi tatapatan nyo ng pan yung metal plate, mas maganda. Kung malakas ang inyong exhaust pan, yan mga ganyan. Para ma-exhaust agad yung heat. Ayan. So, shorted yung PCIe niya. So, dito yan. So, ang mga IC naman nito. So, dito siguro nalaglag yung tornilyo. Nalaglag, pumutok. O, nag-spark. Ayan, guys. So, oh, makikita nyo. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, kanto na yun. Oh, super dumi. Ito. Ayan, laglag natin. Baga nag-focus ng ano. Sabi, ayan o. So, linisin ko lang guys. Ano natin dito. Anahin muna natin. Inspection muna natin siya. So, inspection. So, camera. Para makita natin kung saan yung sunog. Okay. Inspection. So, ayan. Makikita nyo.
namumulaklak sa taniman ng gabi. So, yung port niya talaga naman. So, mayroon ba ditong toasted? So, overheated siya. Yan, no? Sisira yung chip, sayang. Lagi pa naman na sis... Yung gantong chip, sirain niya, eh. Yan, na toasted na siya, eh. Ang palit-palit ng thermal pad. Yan, no? Itsura. Kita nyo, nagre-rainbow. Yung moisture niya. So, yan. So, saan kaya ang shorted? So, mga spit lang yan. Mga ganito. So, yun likod niya. Ha? Ano to? Naihian? Ayun, namatay na yung nire-repair natin doon. Nag-shutdown na siya. Namatay siya, oh. Nag-restart. So, kailangan siyang i-rebull. Palta ng ano. Ayun, nag-restart siya. So, kanina, hindi siya nag-restart. As in, dead. Dead yung display. So, ngayon nag-restart siya, bumigay. So, kailangan ng rebull nun. Medyo mahal-mahal yun. Aha. Yan. So, yung ating nare-repair na isa. So, kailangan pang pa-approve sa may-ari. Yan, namatay ulit. Oops. May nag-spark. So, meron siya nag-spark. Yan, pinatay ko na. May nakinig akong tunog. Walin nyo nag-crack. May lagitik akong nakuhan tunog. Hindi natin alam kung saan. So, may lumagitik siya. So, titingnan natin kung saan yun. Kasi kung na-damage yung ano nito, GPU, itong ano na to. Kasi yun ang naging issue nito, eh. Wrong mali yung nilagay, eh. So, ayusin ko ito maya-maya. Unahin muna natin itong nare-repair natin na to. Ayan. So, ayan. So, ito, parang naihiyan siya ng daga. Ayan. Hindi ko alam kung naihiyan o moisture lang. Ayan, nakita nyo naman. So, moisture. Ayun, mayroon ditong tanggal. Natatanggal na pesa. Ito, para makita ng lahat. So, mayroon dito, guys. This is a... nag-ano siya. Sira. This is diode. Ang problema nito, wala tayong ganito. Hindi ko alam kung may schematic itong ganito. So, itong klaseng design na to, parang wala ako. Oo nga, latest ano siya. So, meron dito guys, diode. Hindi natin alam kung anong value. Nag-crack na siya, pumutok. So, mayroon naman siyang ano. Ito yung ano. So, yan siya. Huwag natin makalimutan hanggang sa huli. So, transfer yan ng kuryente. Diode siya eh. So, ang purpose yata ng diode, nagpapapino ng kuryente. Kung di ko nalimutan. Nagpapapino ng kuryente. So, ayan. So, yan ang ating inspection. Ayan. Ayan, nalaglag na yung dumi dito sa aking working station. Ayan. So, may... Kasi sinilip muna natin yung mga nawala. Kasi, pag hindi natin siya inano agad, baka kasi matanggal pag nilinis. Ayan. Kaya, ano eh, lesson learned na kasi yun sa pagre-repair ko. Yung ganun. Laging ganun. Kasi matatanggal kasi siya eh. Pag natanggal, wala na eh. Evidence. So, kailangan tulungan ang sarili sa pagre-repair. So, dito yung shorted natin. So, alin ba yung... Oops, maligtad pala. Red probe sa ground pag naka-diode mode. So, ito yung shorted. So, saan ba siya nakabase? Dito ba? Dito. Okay, check natin yung mga gates. Okay, shorted tong isa, nasa baba. Tong sumunod, okay, hindi naman shorted. Yung sumunod, hindi naman. So, dito, okay, hindi naman siya shorted.
Okay, hindi naman shorted sa taas sa ano to. Kasi ito lang yung 12 volts sa PCIe. Saan kumukuha mga to? O PCIe din to, kumukuha. Okay. So, ibig sabihin, itong section na to, saka ito ay dito. Sa external power supply. Itong dalawa, galing dito. Ayan. Itong dalawang MOSFET na yan. Ayan. Sana hindi siya sira yung GPU chip. So, hindi ko alam kung alin ang 1.8 saka 1 volts nito. So, tingnan natin to para sa... Ay, ito ay sa VRAM ito. VRM driver. VRM supply, voltage supply. Yan. Voltage supply yan eh. Yung ano, 1.5. So, ito, baka ito ang 1 volt o kaya 1.8. Tapos ito, 1 volts or 1.8. So, hindi natin alam. So, no schematic. Yan. So, shorted to. Itong tatanggalin natin itong isang IC na to. So, linisin ko muna, no? Kunting pagpag lang naman. Pagpaga natin. Medyo gutom na ako. Ayan. So, gigabyte ito. Wala kong schematic siya. Subukan natin humanap ng schematic. Ano bang nakasulat ng model dito? Ah, wala nang model. Tinanggal na. Ah, talaga mahirap pag wala na yung model. Hindi natin masi-search siya. Ayan. So, wala na po. Wala nang printed model. Sa PCB, wala na din siya. So, hindi natin siya mahulaan. Walang printed sa PCB. Nakadikit lang kasi ito, sticker sa likod. So, ang nakalagay lang naman dun sa box. Sa nakalagay sa box. So, charge natin kung available. Ito meron pala sa box. 1656. Ito yung model niya sa box. Ito siya. So, charge natin yung model. Baka may schematic siya. Para malaman natin yung sunog. Okay, charge ko lang siya. Ha? Saglit lang guys. Ha? So, GB dash N165 SWF2O C dash 4GD. 4GD. Yeah. Okay. Ay, lumabas siya sa board view. Board view. Tignan natin kung available. Real schematic. So, meron siya sa real schematic. N60. So, wala siyang ano. So, walang available na board view. Schematic. So, wala din. So, ayan ang sad. Wala tayong board view. Ayan. So, may mga tanong lang dito.
Sabi ko. May mga nagtatanong lang, naghahanap sa ibang site. Wala siyang available. So, hanap tayo dito. So, this is ito yata, 1060. Ah, 1060 siya eh. 16.5 to eh. GB and 1060. 3 GB. Iba siya. MSI. So, walang available. Wala siyang available. Check natin itong 1060 kung parehas dito. Kasi ito ay 1650. Yung nandito 1060 magkaiba eh. Iba yung sa ano, picture. So wala tayong available. Walang available. Check na natin dito, 1060. Kung wait lang guys ha, naghahanap tayo ng solusyon. So, memory, walang memory sa baba. Oh, sad. So, iba? So, wala. 1060 ito eh. So, yan guys. Noise schematic. For this, ano, GPU. Ito lang tatanggalin natin. Tapos, ayan. So, gutom na ako. 11:44 na. So, ayan. Alarm na. Kakain muna ako. Gutom na. Pause muna, boss. So ayan, tatanggalin na natin yung kanyang IC na shorted. So nakakain na tayo. Ganoon natin tong ano, tumigas na ano, thermal paste. Problem lang din sa ganito pag yung tumigas, nandaan na yung pagtanggal. Kasi minsan nadadamage yung ano, yung kanyang capacitor sa side. Lalo na't may mga corrosion siya. Pwede nyo lagyan ng ano eh, alcohol. Kaya lang, pag nilagyan ng alcohol, kumakalat siya eh. Napupunta sa ilalim ng chip.
tatanggalin natin itong isa na to. Ito yung shorted. So, pag ganito yung position. Hotel. 500, temperature. Tapos 75 yung kanyang speed, air speed, para mabilis matanggal. Then kasi may capacitor siya nakatabi, kailangan mabilis yung temperature. So IC nito, ano bang IC nito? Di pala na natin nalaman kung ano yung value. So, walang problema. Kasi madumi siya. So, ang tutok ay kailangan na ipadahilig. Hindi bibigyan ng hit ng ano, kanyang electrolytic capacitor. Yan. So, tanggal agad siya. So, may init heat yung temperature. Exact heat temperature. Ayan, para hindi pumutok. Kasi yung mga pinapadala sa akin dito, nagpuputukan yung mga kapasitor. Mga pinagaling sa repair shop. So, ayan, may technique kasi. Ang GPU chipboard kasi. Ano yan? Nagtatransfer yung heat dito sa kanyang chip. Mabilis siya mag-transfer. Check natin kung shorted pa rin. So, buzzer sound na nga lang. Okay, check natin yung kabila na kung shorted pa rin. So, wala na shorted. So, diode mode. May reading na. Yeah, so may reading na. 0.6, 0.5. Yeah. Ito yung MOSFET. So, check natin yung kanyang yung gates. So, ito yung gates. So, yan, shorted siya. 0.004. So, ito, shorted din. At paliktarin mo siya. Shorted. Ito yung gates eh. Shorted talaga. So, ang value nito. Baka ito yung mga basic lang. 64. Tama, 6414. Basic lang yan. Basic chip. Bihira. Malimit. Yan. So, check natin yung ano niya. Ang kanyang connection dito. Baka shorted. So, 0.9. Baliktad pala. Kasi tayo yan. Tight mode tayo. Yan, 0.5. So, yung itong isa. Maka shorted, so hindi naman. Ito yung papunta ng chip. 0.7 siya. Ito yung 5. So, sa ground to, full to ground. So, yan. So, hindi naman siguro to open. Check natin, baka open. Kasi pag open siya, puputok ulit yan. Okay, fuse pa rin po siya. Still fuse. Okay. Good. So, yung dito lang. So, diode. So, diode siya dito. Ito. Ito yung kanina. So, kailangan natin siyang palitan. So, check natin. May gigabyte ako dito eh. Baka ito yung pares lang. So, hindi natin sigurado. Check na natin sa ibang gigabyte. Kung may diode. No. Wala siyang diode sa ilalim. Wala tayong makuna ng diode. Dito, meron dito eh. Kaya lang masyado siyang malaki. So, maliit lang kasi yun nandito. Hindi natin alam yung value.
Sa likod ba siya ng PWM? I'm not sure eh. Baka magkamali tayo. Baka iba yung amper saka ano. Sisira yan. Kung ulit tayo dito. Baka may isa pa dito. Ito. So. Wala din. So, wala. Diode. Ayun, may diode dito. Anong ba value nito? Tili po yung nandiyan doon. Ito ay parang 6. So, crack siya eh. So, malapit siya dito sa may baba. So, meron dito mga diode eh. Yung diode. T4 siya. So, wala dito sa side na to. Sa ibang brand. Check natin sa ano, palit. Sa palit at saka sa galak, sotak. Para may nakita ako nito sa ibang brand eh. Try natin sa palit. So ito siya, A6. Medyo malaki lang siya na kaunti. Sotak naman. Sa side na to, wala siya. Ganitong diode ang nakalagay. Sa galax. So, wala siya sa ano. Maliit lang yun eh. So, hindi malaki tong isa. Hindi pipit. Magkakasya. So, walang available. Ah, dito tayo. Kasi ano siya eh, 1650 DDR6. So, ito meron dito. Yun, A8. Tama, A8 din to eh. Yung value dito, A8 din siya. So, yun na, aninag ko kasi dito may 8 eh. 8 ba 6? Hindi ka masyado makita. Para siyang 8. Tingnan na natin ang parehas. So, malapit siya dun sa isang ano eh. Sa isang... Ito. Ito ay ano na yan. Eh, natanggal na siya. Ito na, crack pala siya. Ito na yan. Ito. Crack siya. Ito. Yan. So, nakaganon siya. Andun yung may gitling dito sa dulo. So, may sign naman to. Okay. So, diode at saka MOSFET.
Sana. So, medyo malaki lang siya pala. So big. Hindi pwede. Talaga tayo sa maliit. So, hindi siya pwede. Dito na lang tayo sa maliit. Pwede naman siguro to. Testing natin. So, check ko lang siya kung shorted. Baka shorted siya kaya pumutok. So, na yun. Ito. Okay, hindi naman. Kapila. Okay, so hindi siya. So, ito. Lagyan natin siya na. So, yung IC natin, meron ako dito. 14A, saan meron? Ayun, sa taas. Wala pala dito sa baba. So, dito pala sa iyo, sa 16.4A. Ayan. Okay. 16.4A. What's that? Yan, 64. 64. Tama
Marami tayo nitong ayusin na to. So, napakarami nyo sa video card dito na to. Owner. Touch. Retouch natin. Ano natin yung linisin natin yung sa side ng port. Yung dito. Yan. Kasi yan yung may dumi. Maka karoon ng issue. So, meron dito ang ano. Check natin ito baka shorted. So, ng pin 1 nito. So this is tawag dito. In channel MOSFET, P channel MOSFET. So check natin 'yung shorted. So ground. Sana. So this is metal dock. Check natin dito. Walang reading dito. So 0.5, so okay. So good siya. Try natin siya testing kung may display na siya or wala pa. So, let's see what happened. Okay. So, wala tayong display dito. So, gamit tayo na so, may natawag ba? Sino kayo natawag? Wala naman nag-chat sa akin. Okay. Check natin.
Check natin sa ano, may display, bench. So, ikot. Ay, naghang na naman. Naghang na naman yung ating bench. Bench cam. Ayan. Check natin kung magkakaroon ng display. Okay. So, let's power on. Okay. Keep is not heated. Okay, nag-power off siya. So wala. Walang ano. Walang effect. After natin palitan ng ano, wala rin siyang power. Ayaw nga pala. So, I forget. Ayan guys, so nakalimutan natin. May fuse ka pala, hindi ko napalitan. So, ayan. Sorry, nakalimutan natin. So, lagyan natin ang fuse sa pansamantalang fuse. So, nakalimutan ko siya guys. So, sorry. Lagyan muna natin pansamantala. Bago natin siya palitan para hindi sayang. So, hindi nga naman siya magkakaroon ng power or display. Kalimutan ko. Ayan. So, sorry. I forgot. At saka makita natin kung mag ano siya. Di-display o hindi. So, after nyan, i-cleaning ko naman siya. Okay, let's power on. Okay, chip is heated. So, let's see kung may display. Okay, so may display. Yeah. It's perfect. Power up. Ayan siya, guys. So, ang gagawin lang natin, guys, dyan is i-cleaning ko lang siya, guys. Ayan, din papaltanan ko yung fuse at i-cleaning. Ay, tumulo dyan. Nabasa yung mga ano ko dyan na tina. So, yeah. So, replace ko lang ng thermal pad. So, may natawag pati. Tawag dito. I-cleaning ko lang siya. Then, testin natin stress test kung good na siya. Okay? Palitan natin yung fuse siyempre, of course. Ito na po yung ating update. So, working na po na video card. So, nalinis ko na rin po yan. Yan. So, working na po. It's working fine. Yan. So, ito siya. Yan. It's working fine. Yeah. So, running stress test on 21 minutes. So, temperature niya, 74 degrees Celsius lang siya. Mababa lang po. So, napaka-lower. Yan po siya. Temperature, 74 degrees. So, ang specs po ng ating nire-refer ay so, gigabyte po. 1650 super. DDR6 na po siya. Micro niyong memory. Yan. Ang GPU chip niya po, TU116. So, latest version na po siya. 4GB, 128-bit. Ayan. Ang kanyang higher memory clocks is 1,500. So, yan yung memory clocks, yung GPU clocks. 1,500. So, working na po siya. Bali, naging problem lang niya ay isang diode, isang MOSFET, saka isang fuse. Yan, bali, tatlong piraso. Yan, okay na po siya. Bagong palit na rin po yung thermal pad. So, pinapalitan na po ng customer yung thermal pad. Yan. So, hindi ko, nalimutan ko na kung ano. Bali, ang thermal pad po nito nakalagay is 2mm at saka 1mm. Yan.
2 mm on memory and 1 mm on mga sa coil at saka sa MOSFET. Ayan, ayan po siya. Okay na po. It's working fine. Ayan. So, mahaba pa yung pila ng repair. So, ayan pa yung mga pila ng repair natin. Nasa 22% pa po yan. Alam ko, 22% yan. So, mahaba pa. Yung malaking box pa yan. RTX. So, may mga RTX pa tayong i-repair. Sana matapos natin bago mag-Christmas on New Year. Ayan. So, ayan yung ating donor board sa likuran. Bahagi. Ayan po. Donated po ng ating customer. So, ayan. Muli, magpapaalam na po ang inyong lingkod sa Video Card Repair Workshop Picks. Yan. Salamat po sa inyong panonood. Kahit pa paano, naging success yung ating repair. So, marami pa tayo dito sa likod. Ayan. So, may mga video pa tayo na isusunod. Okay, sa mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? Pakishare natin po din sa iba kasi marami pa pong hindi nakakaalam ng ginagawa pala ang video card kasi marami pong nagte-text sa akin, nagte-chat sa Facebook, nagko-comment sa ating vlog. Ayan, ganyan. Marami po tayong nare-receive na sinasabi nila na nagagawa pa pala ang video card. Kaya yung mga natatago nila sa baul na video card, so pinapadala nila po sa atin at pinagagawa. Actually, nagagawa po natin. Ayan. So, laking pasasalamat po nila. Sabi nga, nabuhay pa ang patay. Ayan. So, yan. Magpapaalam na po. Hanggang sa muli. So, see you on my next video. Bye-bye. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching.